Tumayo po ang lahat. Apo'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami ay iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi nila makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo
ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon, aking kalakasan, minamahal kitang tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at taga pagligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iligtas. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, sinisiklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumangum na sa labi ng libingan. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, dinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirap ay humibig at ako'y iyong dininig. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanagis makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo ay kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos."
sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy, maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng pagdedebosyon, at araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin at magbigay pugay sa mahal na Senyor. Isang asal bilang tugon sa mga taong gumagawa ng masama at umuusig sa kanilang kapwa ang tinuturo ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Asal sa mga taong gumagawa ng masama at umuusig ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias, pinagbubulong-bulungan ng karamihan. Tinatawag siyang kilabot sa anman. Pag sinabing kilabot, ibig sabihin, nakakatakot, nilalayuan, kinaiinisan. At sabi sa ating unang pagbasa, pati matatalik na kaibigan ni Propeta Jeremias ay naghahangad ng kanyang kapahamakan. Tingnan mo nga naman ano, meron bang ganon? Kaibigan mo pero naghahangad ng kapahamakan mo. Ganyan ang ginagawa kay Propeta Jeremias. Pinagbubulong-bulungan ng mga tao at hinahangad ang kanyang kapahamakan. Gusto niyo po bang malaman kung bakit siya pinagbubulong-bulungan? Gusto niyo po bang malaman kung bakit siya kinaiinisan? Kung bakit natatakot ang mga tao sa kanya? Kung bakit hinahangad ang kanyang kapahamakan? Dahil po si Propeta Jeremias ay nagpapahayag ng katotohanan.
Kaya siya kinaiinisan at kinagagalitan. Si Propeta Jeremias nagpapahayag sa mga tao na magbago. Tinatawag niya ang mga tao na baguhin ang ginagawa nilang kasalanan. Ganyan po ang tao kapag nakakarinig ng totoo, nasasaktan. Sino po ba ang magagalit kapag sinasabi sa isang trabaho ay tamad ang mga tao? Sino bang unang nagagalit? Hindi po ba yung mga tamad din? Kapag sa trabaho, pinagsasabihan ang mga empleyado na tamad. Ang unang nagagalit, yung mga tamad. Sino bang unang magre-react kapag pinapangaral ang tungkol sa pagnanakaw? Kapag sinasabing huwag magnakaw, sinong unang nagre-react? Hindi po ba yung mga magnanakaw? Sino ba ang nagagalit kapag sinabihang chismosa? Mainis po ba kayo kapag sinabi o sinabihan kayong chismosa? Kung maiinis ka, ibig sabihin, totoo. Pero kung hindi ka maiinis, hindi naman kasi ito totoo. Kaya kapag sinabihan kang pangit, huwag ka kaagad nagagalit. Ha? Dahil kung hindi naman totoo, walang dapat ikainit ang iyong ulo. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Nagalit po ba nung sinabi kong pangit? Wala. Hindi dapat magalit kung hindi totoo. Ganyan po ang ginagawa ng mga tao sa mga nakakarinig sa pangaral ni Propeta Jeremias. Nagagalit dahil sa katotohanan. Kaya nga, totoo ang kasabihan, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Pero, hindi ibig sabihin masakit, kailangan mong manakit. Hindi ibig sabihin masakit, kailangan mong manakit. Mabuti na lang, alam ni Propeta Jeremias ang tama at mabuting asal. At ito ang ipagkatiwala sa Diyos, ang kanyang kapakanan. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Jeremias, ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ganyan ang tamang asal kapag inuusig at inaaway. Pinagpapasa Diyos, hinahayaan ang Diyos, hindi gaganti at hindi mananakit. Dahil kakampi ang Diyos ng mga taong inaapi. Hindi lang po si Propeta Jeremias ang nakaranas ng ganito. Kahit ang poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, gustong batuhin ng mga Hudyo. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko. Alin sa mga ito ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Wala naman talagang dahilan para batuhin nila si Jesus. Ayaw lang nilang tanggapin ang katotohanang sinasabi ni Jesus at pinapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang Ama, na siya ang hinirang ng kanyang Ama.
Tingnan niyo po, yung mga taong ayaw tumanggap sa katotohanan, kadalasan nagagalit. Gaya na lang ng mga taong ayaw tumanggap sa mga katotohanang pinapangaral ni Jesus na isang batuhin. Mga kapatid, sadyang may mga taong nasasaktan sa katotohanan. Ngunit, tandaan, hindi ibig sabihing masakit, ikaw ay mananakit. Hindi ganyan ang asal ng isang deboto. Ang isang deboto, kapag inuusig, tumatakbo sa Nazareno. Kapag nagsasabi ka ng totoo, panig sa'yo ang Nazareno. Kaya hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo dahil kakampi mo ang Nazareno. At tandaan, ganyan ang isang tunay na deboto. Amen? Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama na mga patriartika at mga propeta, binggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito nawa ay magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura, nawa ay magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, nawa ay hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, nawa ay hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito
samot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami ay maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila namin magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magpabata. Upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayin. Damaya ng iyong anak. Ni Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata. Upang lahat ay maligtas. Sa sugat ni Jesucristo, kami gawing kasalo ng may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata. Upang lahat ay maligtas. Habang kami nabubuhay, kami gawing karamay sa tinis ni Kristo. Ni Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata. Upang lahat ay maligtas.
isama sa hirap at pagdurusa. Kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magmabata, upang lahat ay maligtas. Mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay, lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo kaming naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aming puso ay buhay naming madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi ay sa aming mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aming binabakas ang pangungusap ng iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin, mga kamay mo at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan mo sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Paalala lang po, yung mayroon pong mga palaspas ngayon, sa Linggo pa po natin iyan babasbasan. Ano po? Mas importante na yung palaspas dadalin sa Linggo at a-attend ng misa. Yan po ay para sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Muli po, sa Linggo po natin babasbasan ang inyong mga palaspas. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga inuusig at inaapi, tandaan, hindi kailangang gumanti sapagkat ang Nazareno ang inyong kakampi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.